Andres, bago natin talakayin yung tungkol sa mga 10 piso na fake na lumabas noon, ano, unahin muna natin ipakita itong mga iilang perasong coins ng ating mga kasama. Itong kay Adonis po, no, meron po siyang para mga metal dyan sa likod. No, unang tingin ko dito parang mga ano lang, garapata lang. You know? Yan po yung mga tinatawag nating mga debris sa barya. At dito rin sa may bandang baba, ano, ni Andres Bonifacio, may mga extra metal po dyan. Mga debris error po yan. Nga lang mga Andres, very common na po yung mga debris, pero collectible pa rin po yan. Nasa sa inyo naman po kung gusto nyong i-collect o idagdag sa inyong mga koleksyon. No? Ito naman kay James. Mainit pa, bagong huli. Ayan, mainit-init pa yung kanyang nahuling 5 piso. No? Buti at hindi ka napaso dyan. Hunters, ang ero na to ay tinatawag nating malamang familiar na po sa inyo yan. Mga die adjustment strike ero yan. Kapag ganyang nawala yung mga script of legend, diba? Nawala yung sulat, yung mga letra. Naiwan lang yung portrait at yung 5 piso, diba? Kaya hindi na po natin masabi kung anong year ito, no? At mas maganda din sana kung naipakita mo yung reverse, yung kabila nitong barya, baka ganun din, ano? At sa value naman, di ba? Kung gusto mo ipagbili ito, pwede mo lang ito ipagbili sa mga 100 pesos. Pwede na po yun. Ito naman kay Marlo. Nods, tanong ko lang po kung ako lang po ito. Tignan natin ang palatandaan kasi kung para malaman ninyo na common ang inyong mga error coins. At syempre, yung, kapag meron na kayong nakitang maraming katulad ng inyong error coins, ibig sabihin, common po yun. Itong sa'yo, meron siyang linya rito eh, sa may bandang right side. Eh, no? Medyo marami na rin tayo nakikitang ganyan. Parang mga linya na yan kahit sa may NGC 5 piso, meron na pong lumabas na ganyan mga error eh. Diba? So, collectibles pa rin naman yan. Ito naman kay Sander. Idol, bakit nagkaganito ang bibig ni Ka Andres Bonifacio? Parang si Joker ba? Na nagmukhang halimaw daw. Yan, oh. Idol, sa tingin mo, meron bang value ito? Tignan natin na nagmukhang halimaw daw. Yan. Nagano kasi siya ng mint damage dito sa face. Eh, no? Kaya nagmukha siyang parang halimaw. No? Meron pa rin yan value. Siyempre, depende pa rin yan sa kolektor na magkaka-interest sa barya mo. Error queen po yan, syempre. At mukhang maganda pa naman yung condition nitong year 2006 mo eh. Diba? So, pwede yan. At pwede ipagbili. No? Hanggang 100 pesos din. Kaya, kung gusto talaga natin magbenta, no, mag-post lang tayo ng mag-post sa ating page. Libre naman po eh. Sakali may online Facebook page, libre po ang mag-listing ng inyong mga error coins doon. At try nyo rin sa ibang mga page. Ito naman kay Ross Luzan. Dito na po natin sisimulan yung italakay yung mga fake na yan. Kung nakikita nyo guys, mga hunters, nakadikit. Ayan, no? Nakadikit yung 10 piso. Diba? Dapat ang mga 10 piso na genuine ay non-magnetic po. So isa po yan sa palatandaan na fake itong mga 10 piso na ito. Ayan, diba? Oh. Kaya mga countries, kung meron po kayong mga magnetic na 10 piso, lalong-lalo na, isa sa palatandaan na fake ang inyong mga 10 piso ay magnetic. Ito naman kay Brian Mark. Good morning sir, meron din akong ganyan na 10 piso pure. Parang silver color din siya at tagot kinalawang na. Nanghigit 10 years. Diba? Isa rin sa palatandaan. Tandaan niyo po yung mga palatandaan. Magnetic, tapos kinakalawang kasi yung metal, diba, ang genuine na 10 piso mga counters ay may alloy siya, no? Aluminum, copper, nickel ang yung mga 10 piso, kaya non-magnetic po eh. Kapag ganito po mga magnetic, kaya ibig sabihin po metal na ang ginamit niya tapos kinakalawang pa, diba? So malaki ang chance na fake ito. Bakit ko nasabing fake? Kasi alam niyo po, mismong Central Bank of the Philippines, dati ay nabigla nga eh, kasi nagawa ng mga sindikato na i-counterfeit itong mga 10 piso nila. Diba? Ito naman kay Joy Recicio, ang 10 piso BSP 2003 na hawak ko ay non-magnetic po. Ngayon lang ang tanong, bakit po nagkaganyan? Bakit naging kulay
metal siya, naging kulay silver lang siya. Dapat kasi ang genuine na 10 piso ay bimetallic. Diba? Kulay alloy at kulay bronze. Kaya nga tinawag siyang mga bimetallic eh. Kaya tinatanong ko kung nalinisin na ba ito eh. Kaya malaki po ang chance na ito po ay isa sa mga fake. Alam niyo ba mga counters na isa rin sa palatandaan na baka fake ang inyong mga 10 piso ay yung year 2001 and 2002. Pag mga nan, kapag mga magnetic yan 2001 at 2002 na yan, malaki po ang chance na isa po yan sa mga fake na nakalusot. Diba? Kung naalala nyo noon, may nasabat ang Central Bank na mga fake na 10 piso na umaabot sa halagang 5 million pesos. Diba? Ang dami po nun. Mga 5 piso. Kasama rin ang mga 5 piso sa na-counter fit eh. 5 piso and 10 piso eh. Kaya kapag mga magnetic po yan, asahan nyo, malaki po ang chance na fake eh. Siyempre, bawal po yan. Kaya kung sa tingin po ninyo na fake, ang inyong mga 10 piso eh, huwag nyo lang paikutin yan. O kaya eh, isurrender ninyo sa bangko, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung wala naman kayong time na pumunta ron eh, tago nyo na lang. Huwag nyo na paikutin sa market sapagkat bawal po kasi yan, di ba? Ngayon naman ay ang katanungan, bakit marami pa rin umiikot sa market ng mga kagaya nitong mga maaaring fake na 10 piso. Siyempre, nakapagpalusot na po ang mga sindikato niyan eh. Bukod pa doon sa nasabat na 5 milyon. Hindi natin masabi kung ilang milyon na rin ba ang naipalusot ng mga sindikato bago nasabat. Diba? Yung mga counterfeit na yan. So, sa 5 piso at 10 piso year 2001 and 2002, halos karamihan ang mga fake na magnetic na 10 piso. Ayan mga ka-hunters. No? At least meron na tayong idea kapag meron tayo nakuha na magnetic. Hindi na natin masasabi tuloy na error ba yan. Kasi aware na tayo na meron ng fake. Diba? Kung meron man, maaari wrong planchet, pero dito sa mga 10 piso na ito, mukhang malabo magkaroon ng mga transitional na ganun eh. Para sa akin lang po. Alright mga ka-hunters, yan po ang ating information ngayong araw na ito. Sana nakapagbigay ng konting kaalaman sa inyo. Sa mga baguhan, huwag kalilimutang mag-subscribe syempre. God bless you all po. I'm out.